good evening sa ating mga sa ibang satellites. As we start a new series, kagaya ng sinabi ni Ace kanina, we will get to know a character in the Bible who was prepared by the Lord for a long time for His plan for the Israelites. Today, we'll get to know this man, the main character of the book. Excited ba kayo? O sige, para mas lalo pa tayong ma-excite, can we offer our time to the Lord? Let's pray. Lord God, Heavenly Father, we praise and thank you for another Thursday morning, Lord. Indeed, it is a blessing, Lord, na magkita-kita ulit kami, buhay at nagpupuri sa iyo, Lord. Lord, thank you for each one na nandito, each lady na nandito, Lord, na hinihipo mo ang puso para makinig sa salita mo, Lord. May this session today, Lord, be a way of encouragement po sa aming mga may pinagdadaanan, Lord. Indeed, it is a blessing, Lord, na binigyan mo kami ng avenue to be together, Lord. Share our thoughts, share our journey, Lord, together. At most of all, Lord, to get to know you better in every situation na pinagdadaanan namin, Lord. Lord, not my preparation, Lord, but only the words that you want the ladies to hear, and that so that they may be encouraged, will come out of my mouth, Lord. Lord, I offer to you this morning, Lord, lahat ng pag-uusapan namin, lahat po ng gusto niyong ipasabi to each and every one of us. May it fall on fertile grounds, Lord, na hindi lang po marinig namin, Lord, but indeed, it will make a difference in our lives and in the lives of the people around us, Lord. Maraming salamat, Lord, and we offer to you everything. In Jesus' mighty name, amen. Ayan. So today we will be starting the book of Joshua. Actually, every Sunday pinagdi-discussan din na natin 'to. Pero gusto natin as women of worth, magdi-discuss din tayo ng sarili nating sessions for Joshua. So some highlights per chapter will be discussed dito sa WOW. Di naman natin kayang i-discuss yung buong chapter kagaya ng mga Sunday preaching, but as women of worth, we will discuss some of the chapters and how we can apply it as women of worth in our daily living. So, overview lang ng Joshua. The book of Joshua shows God's faithfulness to His covenant with the Israelites to bring them into the land He promised to Abraham. It contains the culmination of Israel's journey to the promised land. Diba nung time ni Moses, pakalat-kalat sila sa wilderness after nila manggaling sa Egypt. Ngayon, itong book of Joshua, it culminates yung journey nila papunta na sa promised land. Here we see God fulfilled His promise to give the land of Canaan to Jacob's descendants. This book points to the importance of covenant obedience before, during, and after God fulfills His promise. Alam nyo ba na obedience is the central theme of the book of Joshua? Para kanino ba tong book of Joshua? We will learn a lot from this book. Ako, ina-encourage ko kayo na mga merong pinagdadaanan to really study the book of Joshua. For those who need spiritual breakthroughs in their lives, for those who need courage and strength to face our day-to-day challenges, for those who are willing to step out of their comfort zones to obey God. I'm sure, ladies, lahat tayo kailangan nito. Di ba? Hindi lang yung mga may pinagdadaanan, pero I'm sure, walang ni isa sa atin ang walang pinagdadaanan, whether small or big situations, lahat tayo may pinagdadaanan. If tatanungin ko kayo, ano ba ang naalala nyo sa Joshua chapter 1? Meron ba kayong naalala? Ano ba ang striking na verses sa Joshua chapter 1? Ano yon? Diba? Ano ba ang paulit-ulit na sinabi ni God sa Joshua chapter 1? Precisely, very good. And the title of our session for today is Be Strong and Courageous. Ayan. Sino ba si Joshua? Kung tatanungin ko kayo ng top 3 characters of the Bible in the Old Testament, nasa top of mind nyo ba si Joshua? Ang una nating iisipin, si Moses siguro, si Abraham, si King David, pero nasa top 3 ba natin si Joshua? Pero I'm so blessed as we studied the book of Joshua. Sobrang dami pala nating matututunan kay Joshua. Alam nyo ba na si Joshua is best known as Moses' second in command?
parang siya yung assistant ni Moses. Kasi si Moses ang forefront ng lahat ng mga ganap nung time nung from Egypt to the wilderness. And he took over and lead the Israelites to the promised land after Moses' death. Joshua is considered one of the Bible's greatest military leaders for leading the 7-year conquest of the promised land. He is in the great battle against the Amalekites during Moses' time. He was one of the 12 spies. Alam niyo ba na isa siya dun sa 12 spies na nag-survey dun sa promised land, sa Canaan. At isa siya sa dalawang nagsabi lang ng positive na findings nung galing sila sa promised land. Diba yung sabi nila, oh, ang lalaki ng grapes. Talagang the Lord has given the land to us. Pero diba yung ibang spies, ano ba sinabi? Naku, nakakatakot doon. Di natin kaya doon. Malalaki ang tao doon. Puro negative ang nakita. Pero si Joshua at si Caleb ang nakita kung ano yung kayang gawin ni Lord para sa kanila. So what can we learn from Joshua, lalo na sa dito sa chapter 1? We will tackle some of the points na matututunan natin kay Joshua. So number 1, alam niyo bang God took 60 years to prepare Joshua for this leadership? Alam niyo bang 20 years siya sa Egypt? Tapos 40 years siya sa wilderness. So yung 20 years niya sa Egypt, as a slave siya, kasama siya dun sa slavery sa Egypt. Tapos 40 years sa wilderness as an assistant to Moses. So 60 years to prepare him to lead God's people in the promised land. Alam niyo, akala ko dati si Joseph lang yung matagal yung inintay para magamit ni Lord mightily for his work. Pero meron pala tayong Joshua. After Moses died, God challenged Joshua to possess the land. Madali bang tanggapin yung challenge na yon? Tandaan niyo, ang sinusundan niya si Moses na very close kay God. Sa kanya nga binigay yung Torah, di ba? Yung Ten Commandments. Alam niyo, siguro kung ako si Joshua, alam ko na ako, expose ako dito sa mga Israelites. Alam kong matitigas ang ulo nito. Kaya nga 40 years sila sa wilderness eh. Tapos si Joshua at this time, kung titignan niyo nga lang to 60 years, pag ba tayo ay 60 years old na, ganun pa ba tayo ka-go-go-go? Diba minsan, ako nga eh, 40-ish. 40-ish lang eh. Parang feeling ko hinang-hina na yung katawan ko. Pero si Joshua, nakitaan niyo ba nung chinallenge siya ni God na meron siyang mga, Lord, bakit ako? Wala bang iba? Wala siyang ganun. Si Moses pa nga dati, may ganun, di ba? Nasabi niya, ay, hindi ako magaling magsalita. Bakit mo ko ipapadala sa kay Pharaoh? Pero si Joshua, wala tayong nakitang ganun sa kanila. Sa kanya. Wala tayong narinig na complain. Kaya, prepare sa, alam na kasi ni Lord na ganito mangyayari. The Lord prepared him well. He developed a character of obedience and full submission to God. And now, after 60 years, he is ready to do all that God wants him to do. Ladies, are you waiting on God? Are you still in a season of waiting hanggang ngayon? Yes, okay. Lord, kailan kaya babait ang asawa ko? Lord, kailan kaya magbabago ang anak ko? Kailan kaya kami magkakaroon ng financial breakthrough? Sa mga singles, Lord, kailan kaya dadating ang God's best ko? Kailan kaya giginhawa ang buhay ko? Kailan kaya gaganda ang takbo ng negosyo ko? Kailan kaya attend ng wow yung in-invite ko? 5 taon ko nang ini-invite. Hindi pa rin po siya nag-a-attend. If you are in a season of waiting or in between seasons, ladies, keep hanging on. Tandaan nyo, even in the waiting season, remember, God is working. Minsan kasi pag waiting season, di natin siya nararamdaman eh. Feeling natin, Lord, wala ka namang ginagawa. Tagal-tagal ko nang nag-iintay. Pero bakit parang wala akong makitang breakthrough? We might not see what He is preparing. Let us trust God. Minsan kasi yun ang nawawala sa atin eh, yung tiwala.
tandaan natin, He is in control and He knows what's best for us. Ang daling sabihin, lagi natin sinasabi, Lord, alam mo naman what's best for me eh. Pero pag nandun ka sa situation, parang nagkakaroon tayo ng amnesia. Nakakalimutan natin that the Lord is sovereign. Tandaan nyo, God is refining us and preparing us for what He has next. Lagi namang ganun. Kaya lang, tayo nga lang talaga yung makulit. Alam nyo, like Joshua, God prepared him well, exposing him. Isipin mo, si Joshua exposed siya sa mga cold-hearted na Egyptians, sa mga stubborn and hard-headed na Israelites. Yet, ano ba nangyari kay Joshua? Nag-iba ba ugali niya? Hindi eh. He was molded and now he was ready to do great and mighty works for God because of his obedient and surrendered heart. Alam nyo, ladies, as I look back sa buhay ko, alam nyo naman kung anong matagal ko nang pinagpe-pray, di ba? I was praying for a child for a long time. But I was focused sobra doon sa having a child and didn't see God's heart in my season of waiting. And fast forward, alam nyo naman na yung nangyari sa akin, no? So I was medically pushed to menopause because of my medical condition. Pero alam nyo doon sa season na yun, doon ko napatunayan na surrender is the key to power in a Christian life. Kung naka-attend kayo ng IDC, yun ang first talk ni Chip Ingram. At talagang sobrang naano agad ako na sabi niya, surrender is the key to power of a Christian life. Kasi pag hindi tayo nagsusurrender, hindi natin mararamdaman yung power ni God sa buhay natin. Kasi feeling natin, kaya natin eh. Laging, kung ano sa tingin ko ang tama, kung ano sa tingin ko ang nakakabuti sa akin, kaya ko to. Magaling ako. Oh, common sa mga babae yun. Lagi naman tayong magaling, di ba? Natawa kayo kasi relate na relate kayo. So alam nyo, I saw how God has molded me. Mas gusto niya pala na makuha ako buong buo. Hindi yung may, lagi kong sinasabi kasi sa asawa ko, sorry Hana, kasi ang nakuha mo defective. May time akong ganun. Pero di ba, si Lord, create tayo wonderfully and perfectly made. So kung ano man ang pinagdadaanan natin, still you are very perfect in the eyes of the Lord. Kaya dapat makuha niya tayo ng buong buo, hindi defective Christians, di ba? Nung ginawa niya tayo, perfect tayo eh. Tapos pinagbibintangan ko tuloy yung sarili kong defective. Siguro sinasaktan ko si Lord. Parang mga magulang. Pag ba sinasabi ng mga ibang tao na ganito yung anak nyo, di ba pagtatanggol nyo? Hindi, anak ko yan. Talagang perfect in your eyes ang anak nyo kahit na meron ng mga hindi magandang nangyayari. So alam nyo ba na because of this, di ba hindi kayang i-replace ng kahit ano? Kahit a child cannot replace my relationship with God. Nung pinagdaanan ko yung medical condition ko, I was even ready to go home. Because God is my ultimate treasure. Alam niyo, dumating ako sa point na gano'n, na Lord, ano yung sabi dun sa kanta? Ano, death is just a doorway to the resurrected life. So, alam mo, feel na feel ko yun na, Lord, anytime pala, pwede na akong umuwi. Ang sarap nung pakiramdam na sure ka kung saan ka pupunta. And I hope, ladies, na in your relationship with God, ma-feel niyo yung assurance na, Lord, talagang uuwi ako sa iyo at iniintay mo ko. So, I hope, ladies, na kahit ano yung hirap at ano yung tindi ng battles nyo at ng kahit ano yung sitwasyon nyo, I hope na you will really learn to surrender to God. At alam nyo yung experience ko, I think it's very unique. Kasi alam nyo ba na sabi nga naming mga walang anak, kami lang ang magkakaintindihan. Madali kasi pag third person ka eh, pero pag ikaw yung nasa sitwasyon, ikaw lang ang makakaintindi sa mga taong nakaka-experience din lang nun. Kasi iba talaga yung struggle, iba yung mental, parang talagang pilit-pilit kang inaagaw na ikaw ay defective, ikaw ay walang napatunayan, pero kung meron kang Lord, ibang-iba talaga siya. I'm sure sa iba-ibang situation, sa mga single moms, I'm sure sila lang nakakaintindi paano din mag-encourage sa mga same with their situation. Sa mga wives with abusive husbands, hindi maiintindihan ng mga napaka-loving ang husbands, di ba? Parang andaling magsalita, pero pag ikaw yung nasa sitwasyon, napakahirap. To children with absentee fathers, sino makakaintindi? Sila din lang.
we should use these lessons and situations of our lives to still glorify God. Lahat ng sitwasyon na to, merong lesson na binibigay sa atin. And yung lesson na yun, sayang kung hindi natin makuha. Yun ang laging sinasabi ng asawa ko sa akin pag I feel something negative or ano, sasabihin niya, tandaan mo ano bang ginagawa ni Lord sa sitwasyon na yan. Ano ba ang dapat natin matutunan? Kasi uulitin ni Lord yun pag di natin nakuha yung lesson. Tapos sasabihin natin kay Lord, Lord, bakit ganito na naman? Bakit same na naman? Gustong sabihin ni Lord, eh kasi hindi mo pa nakuha yung lesson, anak. Ganyan kita kamahal. Gusto ko makuha mo yung lesson. Para the next time na mangyari, mas alam mo na kung anong gagawin natin. Ladies, God wants us to surrender all of our lives to Him and trust Him in everything. His good timing, His clear direction, He will use our story, our struggles, and of course, anything, our talents for His glory. Alam nyo ba, sabi nga sa Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Tandaan nyo, ladies, be patient. Your story is not finished yet. Sabi nyo nga kanina, di ba, you're still waiting. Tandaan nyo, pag you're still waiting, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nyo. Second point, Joshua was a man of courage. Alam nyo ba na sa chapter 1 alone, sabi ko nga, ilang beses nasabihan si Joshua to be strong and courageous? Sige nga, tignan natin. Nakita nyo ba kung ilang beses sinabi ni Lord? Sa verse 6, be strong and courageous. Sa verse 7, only be strong and very courageous. Sa 9, be strong and courageous. Sa last verse, sa chapter 18, be strong and courageous. 4 times niya sinabi sa isang chapter alone yung be strong and courageous. Bakit kaya? Ano kaya ibig sabihin ng be strong and courageous? Gusto lang ba mangulit ni Lord? Hindi, di ba? Bakit kaya pinapaalala ni Lord kay Joshua paulit-ulit ang be strong and courageous? Alam niyo ba na ang Hebrew word for strong means to fasten upon? Ang ibig sabihin nun, Joshua had to cling to God because the strength and endurance of his momentous calling could only come from the Lord. Hindi sa sariling power ni Joshua lahat ng gagawin niya. It could only come from the Lord. Ang strength niya ay dependent on the Lord. At alam niyo ba yung Hebrew word naman ng courage means to be alert. Parang yung mga war commander daw, nagiging complacent daw sila after maslay nila yung 10th or 12th king na patay nila. So Joshua had to be vigilant because the enemy is always waiting. Di ba ang daming war na pinuntahan si Joshua at most of them are victorious because of the Lord. Kaya kailangan i-remind si Joshua na meron tayong kalaban. And it is only looking for someone to devour. God told Joshua that he needed a special courage in order to reach the goals that the Lord had for him. Ibig sabihin nito, to have courage ba? Pag sinabi bang to have courage, wala nang takot? Hindi. It is moving forward even in the face of fear. It's not truly about Joshua's strength and courage. It's all about how Joshua was being told, or rather commanded, to seek God first above all. Diba? Ang sabi niya kay Joshua, be strong and courageous. Ang gusto nang sabihin ni Lord sa kanya, isik mo ko, ako muna, at ako ang bahala sa'yo. Hindi naman niya sinabi, sige, magaling kang warrior, ha? Ikaw bahala. Hindi ganun eh. Ang sinasabi ni God sa kanya, Joshua, mag-rely ka sa'kin. Ako ang bahala. I will be with you. I will fight the battle for you. Kasi hindi, Joshua can only be strong and courageous if his strength and courage came from the Lord and not his own power. Example, may example ako. May isang nanay. Yung isang nanay, pinasok ng magnanakaw yung bahay nila. Tapos may maliit siyang anak. Anong tendency nung nanay? Diba, talagang ipaglalaban niya na yung maprotektahan yung anak niya. Sa tingin niyo yung nanay hindi natatakot sa mga magnanakaw, alalaking tao, nakatakip yung mukha, tapos hindi iisa. Pero nung gagawin nung nanay, gagawin niya yung best niya para i-protect yung anak niya. Alam niyo ba, that is courage. Kasi in the face of fear,
she has to do something despite na may takot siya. Tanong ko, sino sa inyo ang takot every time pumunta sa doktor? Natawa kayo. Di ba kayo takot sa doktor? Especially pag ganito ang symptom nyo, Dok, may nararamdaman akong bukol. May nakakapapo akong bukol somewhere sa katawan ko. Or may kakaiba kayong naramdaman. Alam nyo ba na kahit doktor ako, takot ako sa... takot sa doktor eh, hindi naman. Pero takot ako sa undergoing examinations. Alam nyo bang takot akong matusok? Pero sabi ng mga tao sa akin, ikaw ay surgeon, cancer surgeon, wakwak ka ng wakwak, hiwa ka ng hiwa. Pero pag ikaw, isang tusok lang, kuhanan lang ng dugo, kailangan hawak pa ni Glenn yung kamay ko. Alam nyo ba, pag bakuna, takot na takot ako. Mas takot pa sa bata. Nakakatawa, no? Pero totoo yun. Pero bakit kailangan pa rin mag-push through? Kailangan ko kasing malaman kung kumusta na yung cholesterol ko, kumusta na yung uric acid ko, at marami na akong nararamdaman. So, that's courage, but you still have to move on through the fear. This is what every believer must possess in order to obtain that what God has promised. Di ba kailangan tayo magkaroon ng courage para ma-obtain natin kung ano yung pre-promise ni God? Kasi kung puro takot, di tayo makaka-move forward. Being courageous takes steps of faith, even you are scared. Tatawid ka ng kalsada, sasabihin mo, natatakot kang mabangga, hindi ka natatawid, dun ka na lang. Di ba ganon? You have to take that step of faith na makatawid ka para makapunta ka dun sa pupuntahan nyo. We cannot reach our divine destiny in this world without God's strength and courage. I'm sure you believe that. You have to have courage to share Jesus. Otherwise, you will feel self-conscious and fail to speak on the Lord's behalf. Binigyan ka na nga ng opportunity na i-share si Jesus, pero takot ka. So, sayang yung opportunity. You must have courage to tithe. Lord, paano pag nag-tithe ako? Wala na, hindi na magkakasya yung budget sa family. So, lagi kang mag-hesitate. Pero if you only have the courage to tithe, and you will see, test me on this, sabi nga ni Lord, di ba? You need to have courage to step out and lead a D group or a breakout group dito sa WOW. Otherwise, you will turn away from God, a God-given opportunity. Yung courage na sinasabi dito, hindi nang gagaling sa sarili natin. Hindi nang gagaling sa sarili nating kakayanan. It is the strength of God working in each and every one of you. So si Joshua, he has a big shoes to fill. Diba nga, dahil si Moses nga sinundan niya, isipin mo kung anong nangyari kay Moses, nilead niya yung Israelites out of Egypt, nagpart yung Red Sea. Tapos sabi niya, naku, ako na yung susunod. It is Joshua's time to lead the people into the promised land. Sa tingin nyo, wala bang takot si Joshua? Ganun ba siya kalakas ang loob lang? Perhaps he was afraid more than the passage tells us. That's why the Lord had to remind him constantly. Sa isang chapter pa lang, walang tigil si Lord sa pagre-remind, be strong and courageous. Anong pang isang assurance ni God sa kanya? Ayun, na-mention ko na pala. Yung, I will never leave you and I will never forsake you. Even a great leader like Joshua, he also needs encouragement. Lahat tayo kailangan ng encouragement. Kahit si Pastor Eddie, si Pastor Peter, everyone needs encouragement. Joshua fixed his eyes on the promise of God rather than fearing the obstacles of the enemy. Tanong ko sa inyo, ladies, is there something in your life that feels risky? Paninindigan nyo ba yung paniniwala nyo? Kasi pag pinanindigan ko, baka mawalan ako ng trabaho eh. Baka pagtawanan ako. Ipagkakatiwala ko ba yung business ko kay Lord? Naku, ibig sabihin, need ko nang maging honest in all my transactions. I need to pay taxes. Pero saan ba mapupunta tong mga taxes na to? Sabi nga sa akin nung isang secretary, Dok, kasi sanay kami hindi magresibo sa lahat ng resibo. Sabi ko, hindi. It's our conviction na lahat ng makikita naming patient, humingi man or hindi ng resibo, re-resibuhan natin. O anong mangyayari? Siyempre, magpa-pile up, lalaki yung income, lalaki ang taxes. Pero, praise God, binibigyan nga kami ni Lord ng provision, binibigyan nga kami ng pambayad ng tax. Bakit mo ipagkakait? Give to Caesar what is Caesar, sabi nga, di ba?
And worse, di ba, nagbayad ka na nga ng tax, ikaw pa ay sinamon para maglagay daw. Kasi may mga pilit-pilit na hinahanap na butas para ikaw ay maglagay. Ginagawa mo na nga lahat, pero yet, di ba, parang hindi umaayon sa'yo. Ano nang gagawin mo? Paninindigan mo kaya pa yung dapat mong panindigan? I remembered yung message ni Reverend Edmond Chan kung napakinggan mo few weeks ago, few Sundays ago. We are all in a spiritual battle of some sort. Akala ba natin pag spiritual battle, eh puro demonic acts lang yung may sinasaniban, ganun lang ang spiritual battle. Actually, hindi. We are living in a spiritual world. Sabi nga ni Ace kanina, we are living in the last days. So talagang ang battle is not in the physical world, but it is in the spiritual world already. So ako, the same thing, meron ginagawa si Lord, may ginagawa ang enemy to distract us. Hindi naman yung spiritual battle, yung masasama na lang ngayon. Alam nyo ba na minsan ang spiritual battle is the comforts of life? Didistract ka ng pilit para ma-paralyze ka na to do the work of the Lord. I had some battle recently also. Alam nyo ba, nagkaroon ako ng bouts of insomnia recently. Talagang doon ako na-frustrate pag nagkaka-insomnia ako eh. Kasi struggle ko na to dati, yung hindi ako nakakatulog, nakahiga ka na, tapos dilat yung mata mo, tapos maaga ka bukas, adami mong kailangan gawin. Tapos pag the next day, yung nanginginig yung laman mo kasi hindi ka nakatulog. Tapos lalabanan mo ng kape. Pilit-pilit mong nilalabanan ng kape, pero ganun pa rin yung pakiramdam. When the time came na nag-age ako, hirap na ako talaga sa puyat. Dati kasi, di ba, as doctors, kailangan namin mag-duty ng 36 to 48 hours ng dilat ang mata. Kaya nun. Pero ngayon, at my age, parang gusto ko alas gis, nakahiga na ako. Makatulog sana kahit papaano ng properly para ma-rest yung katawan. Pero alam nyo ba na yung effect sa akin, nawawalan ako ng concentration. Minsan, alam mo yung nagiging cranky ka. hindi ka makasmile ng ano, tapos ang dami mong kailangan gawin. Tapos eto pa, I have to prepare for wow. Kaya sabi ko na ako, Lord, bakit ganito? Every time na meron akong gagawin, personally ha, for the Lord. Tapos si Glenn nag-preach last Sunday, tapos baka sa Sunday siya ulit. Yung mga seasons na kailangan mo talagang mag-concentrate, dun ka talaga pilit-pilit kinakalaban ng kaaway eh. Pero praise God, He sustained me. Ano, dasal lang talaga ako ng dasal. There was one time nga, di, medyo antok na ako. Ako, Lord, thank you, makakatulog na ako. Paghiga ako, medyo in twilight zone ka na, biglang bumukas yung pinto. For whatever reasons, wala namang hangin. Alam mo yon. Kasi very sensitive yung ears ko eh. May konting kaluskus lang, nagigising ako. Si Glenn, kahit na basain mo eh, tulog mantika yun eh, pero ako, mabilis akong magising. So, biglang bumukas, di, sabi ko, naku, Lord, alam niyo, may fear, pero alam mo na the Lord is with you. So, nasusustain ka naman nun, pero talagang sabi ko, Lord, grabe, grabe talaga ang kalaban. Talaga nag-pray lang ako na, Lord, protect for your protection, in Jesus' name, you know, cover me with the blood of your Son. Talagang nag-ano lang ako, tapos nakinig na lang ako ng audio Bible. Pero nakatulog ba ako? Siyempre, hindi pa rin. Pero di ba, at least alam mo, nakasama mo si Lord. Tapos after the bouts of insomnia, alam niyo kung anong sumunod na problema? I have this nagging pain, sinasabi ko nga kanina kay tita. Itong right hand ko, itong right elbow ko, masakit na umaabot dito sa right arm ko. Itong mic, buti na lang nahawakan ko. Pero for example, nilift ko tong laptop ko, sakit. So sabi ko, naku, talagang aging. Tanggapin na tayo ay tumatanda. Pero talagang sobra kang ididistract ng kalaban. Hindi na nga kaya ng salompas eh. Sabi ng doktor talaga ako, no, salompas. Sabi nga ni Glenn, uy, magpatingin ka na sa ortho, kaya lang wala pa nga akong time. Tsaka, alam mo na, medyo takot tayo sa mga baka may findings na naman. Pero, well, pag-pray niyo ako. Ladies, are you willing to follow God and stand for what is truth? Truth na galing sa Bible, ha? Kasi alam niyo, these days, truth is not truth for others. Nakakalungkot. Pero it has to be truth na galing sa Bible and not the standards of this world. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, alam niyo ba ang meaning ng strong and courageous sa world and sa culture natin ngayon? Ang meaning doon, to voice out your opinion and shut down others.
yan ang considered na strong and courageous to promote or pursue a lifestyle that is against the teaching of the Bible. Ganun na ngayon ang being strong and courageous, di ba? Na you were able to tell your story. Hi, she's so brave telling her story kahit alam mong talagang wala siya sa Bible. Our culture is no longer centered on the truth. It is instead revolves around opinion. Pwedeng yung opinion mo, kailangan respetuhin ko kasi yun ang opinion mo eh. Yung opinion ng iba, yun yung opinion nila. Kailangan respetuhan. Kaya lang, di ba, ano ba ang mandate ni God sa atin? We have to stand for the truth. And the truth could only be seen in the Bible. Ngayon, it revolves around fake news, shaming, division. Puro yan ang laman ng mga social media. Popular opinion, ano ang majority. Kaya nga, ine-encourage ko kayo, please flood our social media with the word of the Lord. Kasi people need it. People outside need it. But God is addressing Joshua and every one of us today to be strong and courageous. Pero itong strength and itong courageous na sinasabi dito is based on the truth of God's word. Alam niyo ba, it takes courage to stand up to sin in this world. White is white, black is black. Wala po tayong gray areas. We have convictions. Let us not compromise. Lord, eh, yung taxes naman, kinukurakot lang, di na lang ako magbabayad. Eh, hindi mo na problema yon. Problema na yon, kasalanan na yon nung nagkukurakot. Pero ikaw, ginawa mo yung part mo. It takes courage to speak the truth in love. If talagang mahal mo, ayaw mo mapariwara. Hindi yung sinusugarcoat mo lang para hindi sumama ang loob sa'yo. It takes courage to forgive and takes risk in relationships. Minsan ang hirap maunang makipagbati sa asawa mo na alam mo naman na kasalanan niya. Ay, maraming nag-smile. No. Pero anong sabi? God wants you to forgive. Di naman sign ng kahinaan when you say sorry. But actually, courage to follow what God wants you to do. It takes courage to trust God with our finances, with our family, and with our children and our future. We surrender to God what we cannot control. Alam niyo ba na kahit anong gawin mong ayos sa future mo, meron at meron pwedeng mangyari na hindi natin control. But if we trust God, bad or good man ang mangyari, kasama natin si Lord. Because God honors courage. Stand on God's promises today rather than fearing the obstacles of the enemy. Tandaan niyo yan. Ang promises ni God di nagbabago. Tayo lang yung nagbabago. Third, alam niyo ba kung ano pa ang matututunan natin kay Joshua? Joshua did not quit. Joshua was a reliable warrior for God. Alam niyo, despite the big responsibility before him, kanino ba siya nag-depend at kanino siya nag-surrender? Kay God lang. Pwede nga niyang sabihin, kung si Moses nga hindi nakatungtong sa promised land, ako pa kaya? At ito pa kayang mga naiwan dito? Pero hindi, di ba? Talagang sumunod siya kay Lord. Kayo ladies, when you see the gravity of the problem before you, parang wala na tayong solusyon na nakikita. Paano kung meron tayong we're diagnosed with an incurable disease, a broken relationship, a scam that took away all your savings? Paano kung na-lay off ka sa isang trabaho? Paano kung sa mga estudyante, you have unreasonable professors? Paano mo to haharapin? Wala na. Nawala na tayo ng pag-asa. Pero Joshua was focused on the Lord. He understood his purpose and his calling. Rather than focusing kung ano yung nakikita niya physically, he focused on the words of God and faithfully obeyed every command. God uses those who faithfully obey Him. Alam niyo ba, pag nag-o-obey kayo, lalo kayong gagamitin ni Lord. Pero lalo naman kayong aagawin ng kalaban kasi sabi niya, ay, ito ha, sumusunod to kay Lord. Distract nga natin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, it's not the bad of this world, but it's the good of this world. Pera. Ang pera naman hindi masama. Talaga naman gusto ni, kailangan natin ng pera. In all honesty, paano tayo kakain, paano tayo mabubuhay. Pero the love of money is the root cause of evil. Kasi hindi na enough is enough eh.
meron naman kayo, kailangan nyo naman, na susustain nyo naman yung kailangan nyo, pero naku, kasi bumili ng bagong sasakyan yung kapitbahay, may bagong TV, kailangan ako din. Covetousness na yun. Kaya, dahil meron kayong ganun, you would want to have more money. You'll do everything possible to get more money na hindi na kayo sumusunod sa tama sa mga business transactions nyo, eh, hindi na yun maganda. So, God uses those who faithfully obey Him. Tanong ko, ladies, are you a reliable warrior of God? Your purpose and calling is to glorify God right where you are. I am placed where I am for a purpose. Kayo, ladies, sa kanya-kanya niyong sitwasyon, you were called exactly where you are for a purpose. Ako, as a wife, as a doctor, as a discipler, nagagawa ko ba lahat ng pinapagawa ni God sa akin where I'm placed? As a wife to Glenn, nasusuportahan ko ba siya? Nagsasubmit ba ako sa kanya? As a doctor, do I share the love of Jesus to my patients by the way I talk? Lagi ba ako nakasimangot sa clinic? Ako, yung mga naging pasyente ko. The way I take care of them. As a discipler, am I intentional enough in sharing my time and connecting to them? Connecting Jesus to them at all times. Do not focus on what your eyes see. Minsan kasi ang nakikita lang natin, kung ano lang yung in front of us, everything we see is temporary. Very temporary. There is an eternal and spiritual world that we cannot see, far more real than the physical world. Trust the words of the Lord and faithfully obey His every command. Fourth, Joshua did not face his battles alone. Joshua was not a lone ranger. He was a courageous leader who enlisted the respects of his troops and had thousands of men who were faithfully fighting alongside him. Hindi siya nag-iisa, hindi niya kayang lumaban sa kahit kasama niya si Lord, kailangan din niyang may kasama. Kaya nga binigyan siya ni Lord ng kasama. The people did as he commanded because of his character. Kasi may pinakita si Joshua na tama, kaya sinusunod siya ng mga kasama niya. Hindi niya talaga kayang mag-isa. 'Di ba? No man is an island. Kahit nga sa secular terms, we always hear that. Yung mga binigay ba ni God na tao sa paligid natin, nava-value ba natin, ladies? Our families, our friends, our colleagues, our circle of influence, are we leading them to Jesus? Nakita niyo yung sabi kay Joshua because of his character. Hindi mo naman kailangan lahat ng kasama niyo, oy, kilala mo ba si Jesus? Lahat ng makakasalubong mo, oy, kilala mo ba si Jesus? Alam mo ba saan ka pupunta pag namatay ka? Hindi ganun eh. It's more of your character. Nakikita ba si Jesus sa'yo? Yung kahit di ka nagsasalita, talagang iba pag nakikita kita, tita eh. Talagang alam mo yun, nako-comfort ako kahit di ka nagsasalita. Yung presence mo lang, nararamdaman ko yung presence ni Lord. You know, I heard a story recently. Alam niyo ba na may isang established doctor sa United States? Pero alam niyo ba na he feels so alone? Nalungkot nga ako na narinig ko. Alam niyo kung bakit? Yung wife daw niya, depressed ngayon. Ayaw lumabas. Gusto lang magkulong at mag-isolate sa bahay. Ino-offer niya lahat. Oh, magbakasyon tayo. Lahat daw, pinapa-psych na daw niya. Lahat, pati religious daw, according to him. Ginawa na niya lahat. Pero hindi niya matulungan yung asawa niya. Buti na lang, etong doctor na to, may nakausap na kilala si Lord. Tapos nung nag-uusap sila, nagulat nga si Glenn na nga, sabihin na nga natin, nagulat si Glenn na may mga ganun pala nag-struggle talaga. People around us are alone. They feel isolated and they feel they don't have the Lord with them. Nakakalungkot. So sabi lang niya, sige, pag-pray natin yan, bro. So pinag-pray niya, tapos sabi niya, sinesendan ngayon ni Glenn ng mga materials kung ano yung how to encourage him. So sabi niya, thank you bro na at least nakausap kita. So alam niyo ba, there are those people around you. And I'm sure kailangan nilang makarinig ng pagmamahal ni God para sa kanila. Daming depressed, daming anxious, daming isolated. So ladies, let us share the love of Jesus. Tanong ko sa inyo, ladies, are you a lone ranger? Do you work alone? Are you part of a D group? Ayan. Are you part of the work of the Lord?
Join us sa WOW. Ayan, nag-promote na naman. No? Join us sa WOW. We are in need of workers. Ayan, nakita nyo, praise God sa mga volunteers natin today. Pero we are in need of volunteers. Are you part of a church community? Ladies, involve yourselves. We need the family of God, and the family of God needs us. Ayan, ito ang aking couple wives group. Ayan sila, ang magagandang dilag. Ito ang aking mga mixed group / mentoring. At masayang-masaya ako pag nakikita ko yung family tree namin na nag-a-attend ng WOW. This was last week, oh. Ayan, so apo ko na tong si Hazel tsaka si Erica. And they had invites also joining us. So I'm so blessed na they are here. So work with the family of God. I'm sure lahat yan. Ayan, no? Hindi ba masaya na magkakasama kayo? Mamaya, kakain tayo, ganon. Magkukwentuhan. At we encourage each other. Lastly, the secret of Joshua's success was his devotion to the Word of God. Balikan natin yung verses 6 to 9 kanina. Ano ba ang instruction kay Joshua? Anong sabi? Be careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Ano pang sabi? The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to what is written in it. Napaka-clear ng instruction ni God sa atin. Huwag tayong pumunta sa kaliwa, sa kanan. Diretso lang tayo kung anong pinapagawa ni Lord, dun tayo mag-focus. Joshua knew God intimately. He knew the words of God and he did not turn from the left or to the right and not away from them. He meditated on it day and night. Tayo, ladies, how do we live our lives? Do we rely on our own capabilities? Familiar ba yung line na pinaghirapan ko to, kaya ako naging successful eh? Magaling kasi ako, kaya nagtagumpay yung negosyo ko. Mayaman ako kasi marunong ako sa buhay. Familiar terms, no? I hope hindi tayo ganun. Nakita ko nga tong quotation na to. Watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become character. Watch your character for it becomes your destiny. What we think we become. Tama ba? Kung anong laman at puso natin, that's how we become. Tanong ko sa inyo, ladies, are you God-centered or self-centered? Kasi lalabas siya eh. Lalabas at lalabas siya. Tandaan natin, the most important thing in life is our walk with God. It is about a genuine, authentic relationship that is alive and intimate. Are you enjoying fellowship with Him? Nung gumising ba kayo sa umaga, masaya pa ba kayo? Excited pa ba kayong gumising sa umaga and spend time with Him? Or excited kayong gumising para kumain dahil nagugutom na kayo? Okay lang yon. Pero yung naalala ko, naka-impact sa akin ng prayer and fasting, we have a relationship with God. Di na yun mawawala eh. Dahil anak tayo ng Diyos. Pero yung fellowship, meron ba tayo? Sa mga may asawa at may anak, hindi naman mawawala yung pagiging mag-asawa nyo or pagiging magnanay nyo. Pero excited ba kayong to spend time with each other? Or wala, it's just a routine na magkikita kayo, okay lang, wala lang. Ganun yung fellowship. Are you still excited to hear from God? Are you still excited to spend time with Him? Kasi yung relationship, pag tinanggap mo siya, I don't think mawawala pa yun unless blatantly you did something to really cause the separation of your relationship with God. It is about a relationship where you deeply love God and you are not ashamed of Him. Nahihiya ba kayong sabihin na kayo ay anak ng Diyos? It is essential that we know God's word, believe God's word, and obey God's word in order to please Him. It's not about checking off boxes. Di ba minsan, meron kayong things to do for the day. Kailangan magbasa akong Bible. Kailangan mag-quiet time ako. Ticking, chinecheck na lang yung mga things to do, hindi na yung excited ka to do or to spend time with Him. Joshua clung to God's word and watch for the enemy by learning God's word. Talagang lahat ng movement ni Joshua, talagang nakabatay sa salita ng Diyos. Pati pagbantay niya sa kalaban, kasama yon sa pagbabasa niya sa, or
dun sa buhay niya na talagang naka-align kay God. Speaking God's word and living God's word. By this formula, he conquered nations and led the Israelites to their destiny. God's word is just as true for us today as it was in Joshua. Whenever we face trials today, we have to cling on to God's word. Pag may problema kayo, anong una niyong ginagawa? Ano kaya ang solusyon to? Paano kaya magagawa ng paraan to? Ganun, no? Hindi siya default mode na ano kaya ang gusto ni Lord na matutunan ko dito? Ano kaya ang gusto ni Lord na mangyari sa sitwasyon na to? Sana we have to cling on God's word by reading the Bible. Pray and discuss scriptures with other believers like itong ginagawa natin sa WOW. Diba? This is a safe place. You can tell your sisters kung ano yung mga nagbabother sa inyo. Hindi naman ichichismis yan, diba? Ladies, it's a safe place. We have to support each other. Meron ba kayong moments na sobrang down kayo at wala na kayong malapitan kundi binuksan nyo na lang yung Bible nyo? Tapos pagbukas nyo ng Bible nyo, parang tumatalon yung words out of the Bible. Tapos parang bigla kang kinakausap straight. Na talagang, I'm talking to you. Ibang-iba yung feeling. And I hope, hindi lang pag masama yung pakiramdam nyo or may problema kayo. Sana araw-araw, ganun yung maramdaman nyo as you wake up, excited kayo to meet with the Lord. Tapos pagbukas nyo ng Bible, tumatalon yung mga words sa Bible, talagang gusto kayong kausapin. I hope daily yun, even pag walang problem. Then of course, most importantly, kailangan hindi lang nagbasa, nag-discuss, na isa buhay mo ba yung natutunan mo? Ang dami-dami nating natututunan, di ba? Babalik na lahat ng activities. Meron tayong GLC, meron tayong WOW, meron tayong Sunday preaching. Tapos, syempre, nakikinig pa tayo sa mga gusto nyong pakinggan. Oo, ang dami nating knowledge overload. Pero ano bang pinaka-importante? Na-apply ba natin sa buhay natin yon? Nakikita ba sa inyo? Or, naku, ito na naman si ano, praise the Lord na naman. Pero kung makasalita, ito na naman yung mga sinasabi, ang sasakit. So dapat makita sa buhay natin. Let's do this every day with every challenge so that we can live in God's promises. God's word, so live, is a guarantee of Christian success. Alam nyo ba, ang Christian life, hindi naman to promise without problems eh. Hindi naman sinabi ni Lord na, oh, hindi ka na magkakaproblema pag kilala mo ko. But it ensures a life that is able to deal with anything because it takes the full advantage of God's presence and promises. Kahit mahirap ang buhay, kahit marami tayong pinagdadaanan, iba yung kasama mo si Lord. Ibang-iba siya talaga. Mind you, ladies, I know you have your own experiences and you can discuss it later. Nakakalungkot na some Christians still walk in the wilderness. They die in desert dryness, never walking in the fullness of God na plinano ni God for them. It is never God's intended destination for each and every one of you. Hindi kayo dinesign ni God para mag-wander sa wilderness. Gusto niya magkaroon kayo ng abundant life. Kaya lang we Christians are living a defeated life. Bakit? Proud na proud. Ay, anak ako ng Diyos. Pero ano nakikita sa atin? Wala ka nang ginawa kundi mag-worry. Wala ka nang ginawa kundi anxious of everything. Paano na to, Lord? Paano na to, Lord? Hindi masama na meron tayong concerns. Pero kung yun na ang bubuhay sa'yo, puro worry na lang, paano na to, paano na to? Parang we're living a defeated life. Parang wala naman tayong Diyos niyon. Nakakahiya naman kay Lord. Let us be strong and courageous like Joshua. Paulit-ulit na sinasabi ni God sa atin to, not only 4 times, but every day in our lives. We need to hear it over and over again. Kung si Joshua nga, faithful servant, 4 times pa sinabi ni Lord sa isang chapter lang. Tayo pa kaya? So as I look at the call of God, precisely in my own life, ako, I need to be challenged again and again to live courageously. Kasi nga, makakalimutin tayo eh. Hindi na natin nakikita yung faithfulness ni God yesterday. Nakalimutan mo na nga agad eh. Paano na yung 5 days ago, 1 week ago? We need to be reminded constantly that God is with us wherever we go. That He will never leave us nor forsake us. Ladies, I pray that we will meditate on the message today. Ayan.
that it will fall, kagaya nung sabi ko kanina, that it will fall on fertile grounds. Talagang ito ay pumasok sa isip natin, bumaba sa puso natin, at maisabuhay natin. Kasi kung hindi, it's useless. And we will not be able to please God. So let us follow the example of Joshua, that we have to live courageously and be strong for the Lord, so that we will be able to please Him in each and every moment of our lives. Let us pray, ladies. Lord God, Heavenly Father, we praise and thank you for another Thursday, Lord. Lord, I pray that each one of the ladies here who heard your message, Lord, will really meditate on it, Lord, day and night, Lord, and will be able to do everything that you want them to do, Lord. And they will be able to share your love and your grace to all the people around us. Lord, marami po kaming concerns, marami po kaming pinagdadaanan, Lord. Yet, Lord, it is a privilege that kasama namin kayo, Lord. And because of that, we will be forever grateful, Lord. Lord, I pray for each family represented here, Lord, that you will continue to guide them, that you will continue to encourage them, and you will continue to bless them in every situation of their lives, Lord, that they may journey with you, Lord, even in the good or the bad times, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, and we lift everything up to you in Jesus' mighty name. Amen. Thank you.